saktong tumahol na nag-start na ako mag-record. But anyway, before we start, pasalamat muna ako sa'yo and to everyone na nakasubscribe at patuloy na tumatambay dito sa maliit kong channel, even though bibihira na lang ako mag-upload kasi medyo busy. Well, as you can see, itong YouTube na to, hobby ko lang to, creative outlet ko lang. Hindi na ako naka-focus ngayon na ma-reach yung requirements para sa monetization. Ang naka-focus ako ngayon is para lang magkaroon ako ng show. Para lang, yun nga, outlet. Creative outlet. And thank you so much sa mga nag-subscribe. Kasi kahit na medyo matagal na ako na hindi nakakapag-upload, umaabot pa rin sa umaabot pa rin sa 2 to 3 subscribers per week yung channel ko, which is I'm very thankful kasi may mga interesado pa rin sa mga videos ko. But anyway, nabasa mo yung title, na-click mo yung thumbnail, at tara, doon na tayo sa topic. Welcome to Mystery Fridays. Please subscribe. Cue the intro. So, mga bandang early October this year, nagkaroon ng insidente ng pananaga dito sa Southville 4, Santa Rosa, Laguna. Na medyo huli na ako sa balita kasi, you know, busy nga. But dahil huli na tayo sa balita, at least klaro na lahat, naging clear na, naging malinaw na kung ano yung naging case. At a week after ng incident, naresolba na. However, masarap balikan yung mga chismis, masarap balikan yung mga rumors, kasi parang naging, they themselves naging urban legend na rin. Balikan natin yung top 3 na naging theory about sa pananaga dito sa Southville 4. Ano ba nangyayari sa labas? Ano, may nagwawala sa labas? Theory number 1, meron daw gang na galing sa Calamba na gustong pumunta dito sa Santa Rosa para magdeklara ng gang war. Gusto nilang gawing teritoryo itong lugar na to at pumunta sila dito para managa. So yun yung unang teorya kung bakit may mga nananaga dito sa Santa Rosa. So second theory is, ito yung pinakasikat, meron daw kulto dito sa Santa Rosa na required sila na pumatay ng 100 na katao para maging miyembro, or ito ating initiation nila sa cult nila. Dapat makapatay sila ng 100 innocent people para makasali sa kanilang cult. Ano yung motive ng cult nila? Hindi nasabi, but yun daw yung rumor. Yung pangatlong rumor, meron lang daw sabog, laseng, at nagwala at nag-amok. So sa tatlong yon, tingin nyo, ano yung pinakatotoo? Kasi minsan, yung pinakasimpleng paliwanag, yun yung katotohanan. So yung unang dalawa, imposible mangyari. Number one, mula Calamba daw, mga gang daw sa Calamba na kailangan pumunta dito para manggulo. Is napaka-imposible nun kasi yung security dito sa Santa Rosa is top-notch. Like, wala masyadong nangyayaring krimen during sa gabi kasi nga ang daming nagro-roaming na patrol. Yung theory number 2 tungkol daw sa kulto, yun hindi pa rin kapanipaniwala kasi hindi ganun kadisiplinado yung mga tao dito para mag-stick sa ganung klaseng paniniwala. Masyado silang tamad. Wala silang time para pumatay. May time sila para sa sabong or uminom, pero ang pumatay para sa kulto, hindi nila gagawin yon. Theory number 3, yon. Yun yung nangyari. Meron lang ditong nag-amok ng away. So yung una is, pakita ko din picture. Ito yung nag-trigger na marami sila. However, separate case pala to. Like, iba yan. Yung totoong nangyari is, gabi siya nangyari, tapos may tatlong na biktima. Nagwala siya, nag-amok, at nagpa-blatter yung tatlong biktima. Lalagay ko dito kung mahahanap ko yung picture, however, parang hindi na kasi
medyo matagal na eh. Tapos nahaluan na rin ng iba't ibang picture na ng mga aksidente na mga nangyari na 3 years ago, 2 years ago. So medyo nagulo na yung kwento, nagulo na yung rumors. So yun nga, dun nga nagsimula na merong gang at merong kulto. However, again, yung pinakasimpleng rason, yun yung usually yung pinakamalinaw at yun yung pinakatamang balita. Laseng, nagwala. At heto siya. Sumuko na. So, at this point, i-debunk na natin yung gang war. I-debunk na natin yung kulto. Kasi eto siya. Sumuko na. And that's it. Pero masarap balikan kasi parang may urban legend na yung lugar. Although, medyo ayoko magkaroon ng urban legend yung lugar kasi dito ako nakatira. Kaya, iba na lang. Gawin nyo na lang supernatural kasi mas nakakatakot manggulo yung buhay kesa sa mga patay. So that's it. Again, kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, please subscribe to my channel. At promise, magiging regular na yung uploads ko. Dadagdagan ko ng iba't ibang klaseng content, kaya ng drawing or mga simpleng vlogs lang. And yep, that's it. Tapos na yung video and hopefully ma-rest na tong urban legend na to. Kasi sumuko na siya. Ayun na siya. Ito to. Nasa picture. Yan. Dyan. Alright. Malapad ang aking noo. Bye!